A group of teachers dismayed about the latest revelations from the Senate's probe on the Education Department's controversial laptop purchase. On Thursday, DepEd's procurement director claimed the bidding for the allegedly overpriced laptops was done even before a memorandum of agreement was signed and notarized. But the former head of the Budget Department's procurement arm refuted this. The Teachers Dignity Coalition believes there are indeed irregularities in the 2.4 billion peso deal, since officials are now pointing fingers at each other. Hingi nang hingi ng budget yung mga ahensya, and yet hindi naman na-utilize, no, para doon, ano, sa purpose itong budget na to. Aba, eh, malaki naman pong malaking problema po yan. Malaking issue po yan, ano, kasi pera ng bayan nito, eh, no, itong ginagamit. And ang masakit pa nito, no, pera ng bayan yung ginagamit na supposedly para tumugon, ano, doon sa mga problema. Meanwhile, the Alliance of Concerned Teachers hopes someone will be held accountable for the questionable deal at the end of the Senate's investigation. That's as the teachers who were supposed to be the recipients of the laptops continue to struggle with the resumption of face-to-face classes. Mag-iisang buwan na lang po ay pagpo-full-blown face-to-face na sa November 2. Pero ang ginagawa ng DepEd ay wala yatang nagagawa rito para ipagplanuhan ito. Progressive lawmakers not satisfied with the explanation of Vice President Sara Duterte on why the Education Department needs 150 million pesos in confidential funds. Duterte earlier told Congress this budget will be used to address cases of sexual grooming of students and the alleged recruitment of terrorist organizations in schools. But Kabataan Party List Representative Raul Manuel isn't convinced. Nandiyan na yung mga programa dapat, no? Paano i-address yung ganung mga bagay. For example, yung tungkol sa grooming ng ating mga students, ating mga kabataan. We have the Child Protection Program na pending din yung kanyang budget cut. Hindi na bago yung ganung mga issues at dapat nga meron ng clear-cut guidelines. Paano talaga ma-hold accountable yung mga perpetrators noon? Doon naman sa matters of national security, hindi yun part ng mandate ng Department of Education. Actually, dapat kayo yung focus niya ay paano natin matutulungan yung ating mga kabataan to recover from learning loss. Manuel also says lawmakers missed the opportunity to question Duterte directly about the office of the Vice President's proposed budget for 2023. That's after the leadership of the House Committee on Appropriations swiftly terminated Wednesday's deliberations out of courtesy. Sa committee deliberations, ang haharap talaga doon ay yung mga opisyal ng ahensya. Ibig sabihin, kung sino yung secretary, yung head ng department, pati nga yung mga undersecretary, required pa nga eh, na pati mga regional directors ay umupo para tiyak na kung ano man yung tanong naming mga kongresista ay merong sasagot. Pero pagdating na sa plenary deliberations, ang mas magsasalita na in behalf of the agency ay yung mga kongresista who committed to sponsor the proposed budget of these agencies. A former Human Rights Commissioner alarmed over yet another proposed budget cut for the agency. Under the Budget Department's 2023 spending bill, the Commission on Human Rights would only get 878 million pesos for next year. That's 8% lower than the CHR's 900 million peso budget for this year and way below the agency's proposed 1.6 billion peso spending plan. Former CHR Commissioner Gwen Pimentel-Gana warns a budget cut would gravely affect services of the agency. Ang epekto yung sa delivery of the services ng CHR. Kasi siyempre, sabi ni ED Jackie, maapektuhan daw ang transportation. Eh anong equivalent doon? Siyempre yung investigative arm namin. Even yung promotions, you know. So maraming mga services na maapektuhan. At napakalungkot isipin na
bakit ba nila pinagdidiinan, nabawasan ang budget ng CHR? Di ba nila nakikita na para sa proteksyon ng lahat? Mm-hmm. Kasi kahit sila, mambabatas, you know, covered sila. Another former commissioner, meanwhile, says government should immediately appoint new CHR officials. The CHR was left without a chairperson and commissioners since May this year. There's a global standard for national human rights institutions accreditation. Mm-mm. Ngayon, just to say, now we're up for accreditation already in March 2023. Pagka natenga pa ang appointments, ay malaking dagok po yan sa komisyon. Kasi pag tiningnan mo, trabaho rin ng gobyerno natin to enable check and balance mechanisms in our country. Pag hindi yan ginawa, anong ibig sabihin yan about your governance, di ba? Na akala ko ba bukas ka sa kritisismo, bukas ka na pakinggan ang mga hinaing ng tao.